Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala, si Jolyon Maika Enahias, at ngayon, ilalahad ko ang buod ng maikling kwento na pinamagatang Lupang Tinubuan ni Narciso G. Reyes. Ang mga Pilipino ay mayroong malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. Bukod dito, malalim rin ang pagmamahal natin sa ating Lupang Tinubuan. Para sa mga Pilipino na dito ay pinanganak, ang ating Lupang Tinubuan ay ang Pilipinas. Ang pakay ng kwentong ito ay ipakita ang karanasan ng isang grupo ng tao na siyang naglalarawan sa kasaysayan at bahagi ng kanyang pagkahubog. Nais din dito na ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo. Ang mga tauhan ng kwento ay ating makikilala bilang sina Danding, ang pangunahing tauhan, Tia Juana, Tio Gorio, at Lolo Tasio. Si Danding ay isa sa mga kasama ng kanyang Tia Juana at Tio Gorio. Sila ay may balak na uuwi sa lalawigan upang makipaglibing sa kanilang kamag-anak na namatay na si Tata Inong, ang pinsan ng kanyang ama. Pero sa kanyang pag-uwi ay marami pala siyang mga kamag-anak sa Malawig. Ang Malawig ay may isang daang makitid, paliko-liko na tatalukapan ng makapal at manilaw-nilaw na alikabok. Doon ay nalaman niya na marami pala siyang mga di kilalang kapamilya. Isa nga sa mga kamag-anak niya ay si Lolo Tasio. Nagkwento ang matanda kay Danding tungkol sa kanyang ama. Doon siya malimit magpalipad ng saranggola noong bata pa lamang siya. Isinalaysay ni Lolo Tasio ang kwento ng kanyang ama noong kabataan pa lamang. At dito niya rin binalikan ang mga karanasan niya kasama ang kanyang namayapang ama. Habang pinag-iisipan nito ang kanyang mga karanasan, naiintindihan niya na siya pala ay mayroong pagmamahal sa kanyang Lupang Tinubuan. Ito'y dahil marami siyang magagandang karanasan at mga pagsubok na nalampasan. Dito niya nakasama ang kanyang mga pamilya, mga kaibigan at mga di malilimutang ginawa niya noong siya'y bata pa lamang. Ang pagpapalipad ng saranggola at ang pagkahulog sa kalabaw, ito ay mga simpleng bahagi ng buhay lamang para sa kanya. Pero ito ay naging malaking parte para sa kanyang paglaki. Naipapakita rin rito kung paano ang mga tauhan ay sumugpo sa mga suliranin. Kagaya ni Danding at nabigyan ng linaw ang kanyang mga katanungan tungkol sa kanyang ama na may sakit. Sa sandaling iyon ay tila hawak ni Danding sa palad ang lihim na tinatawag na pag-ibig sa Lupang Tinubuan. Sa huli ay naunawaan ni Danding kung bakit ang pagkakatapon sa ibang bansa ay napakabigat na parusa para sa iba. At kung bakit ang mga nawalay na anak ay sumasalungat sa bagyo at baha, mauwi lamang sa inang bayan. Kung bakit walang atubiling naghahain ng dugo si Rizal, Bonifacio at iba pang mga bayani ng Pilipinas upang ipaglaban ang kanilang lupang sinalangan.